Hello guys, good evening. Ayan. This is my day one here in the hospital at St. Louis Hospital. In French, ang basa nila sa St. Louis Hospital is Hôpital Saint-Louis. This is my day one, October 24, 2022. Ayan guys, sa hindi pa po nakakaalam, na-diagnose po ako ng leukemia noong January 21 or 24, yan. And then, ginamot ako hanggang January to June. Natapos yung chemo ko noong June. And then, sabi nila, okay na daw ako, ayan. Saka ko na sasabihin sa inyo ng buong buo yung nangyari sa akin noong January. Kaya ako guys nandito ngayon sa hospital kasi po hindi pa nila masabi kung nag-relapse yung sakit ko na leukemia. Kasi yung last na blood test ko, may nakita silang konti sa dugo ko na parang bumalik daw yung sakit. Kaya pinapunta nila ako ngayon dito, inadmit nila ako. Then kakatapos lang pala yung bone marrow biopsy ko kanina. Ayan. Ang sakit guys, grabe. Pang-apat ko na to na bone marrow biopsy. Kasi nung January, nung na-diagnose ako, tatlong beses nila ako bone marrow biopsy. Tapos ngayon, itong day one ko, ngayon, sa pagbalik ko dito sa hospital dahil nga may nakita silang bad cell dun sa dugo ko na bumalik daw yung leukemia ko. Kaya ayun guys, ayan. Naka-dextrose na rin ako. Catheter, ang tawag nila dito. Ayan. Ayan siya. Balik ito pala guys yung room ko. Malaki siya. Ayan. Ayan. Andun, ito yung ganun, yung paano ko ba ituro? Yung toilet ko. Pero wala siyang bathroom. Kaya punas-punas lang ako ng katawan na. Kaya yun guys. Please po, isama niyo po ako sa mga prayers niyo. Kayang-kaya ko po ito. Kasi nung una nga nakayanan ko, ngayon pa ako susuko, di ba? Ayun, sabi ng doktor, ikikimo daw nila ako ulit. Tapos yung ilalagay daw sa chemo na gamot is mas malakas daw, mas mataas. Humingi din sila ng sorry kasi hindi nila inakala na babalik daw. Pero hindi pa nila totally masabi na bumalik o nag-relapse siya. Kasi kanina kinuhanan din ako ng dugo. Daming dugong kinuha sa akin. Tapos bone marrow ako. Ayan, bone marrow biopsy. Tapos ibabalik ata dito yung catheter ko. Sabi ni Doc kanina, ayan. Yung catheter, yung dextrose, yan. Dito yan ilalagay para hindi ako mahirapan. Para ito na igagalaw-galaw ko siya. Bukas ata. Kaya yun, hindi ko ine-expect na babalik siya. Kala ko okay na ako. Saka wala naman akong nararamdaman. Hindi naman wala akong masakit dito, ganyan. Kasi nung kanina sabi ng doktor, nilagnat ka ba nung nasa bahay ka, no? Nagkaroon ka ba ng mga bleeding? Dinugo, akala mo dinugo. Yung nagkaganong-ganong bleeding sa nose mo o kaya sa mouth mo, sabi ko, no doc. Kaya ayun, tapos sabi nila, we are very sorry.
and we will do the best for you. You are be cured. Sabi niya ganun. Thank you, Doc. Grabe guys, yung kanina sa bone marrow biopsy, grabe yung sakit. Hindi ko nakayanan. Hindi ko alam yung kanina, parang gusto ko nang bumigay, pero yung tawag doon, hindi lang nakalagay dito sa akin. Ano, wala na sa isip ko. Tapos hawak-hawak ko yung kamay ng isang nurse. Mga ganun-ganun na ako. Tapos sa kabila ko, ito yung hawak ko. Ayan, ito yung hawak ko, guys. Ayan siya. Hawak-hawak ko. Ginaganyan-ganyan ko. Kaya yun, guys. Yan yung update ko sa inyo ngayon. Saka ko na ikukwento yung buong nangyari sa akin nung nalaman kong may leukemia ako nung January. Hindi ko siya naikwento sa inyo, pero dito ko na siya ikukwento sa aking YouTube channel. Ayan. Kaya mamamonitor nyo ako dito sa YouTube ko, kasi mag-upload ako dito lagi kung ano yung nangyayari sa akin. Ganyan. Ayoko mag-isip ng think positive lang tayo. Kaya natin to. Saka nagpapasalamat ako sa mga taong andyan, tumutulong pa rin sa akin, lalong-lalo na yung mga madam ko, yung sa full time ko. Hanggang ngayon, hindi niya ako pinapabayaan. Yung hindi mo alam yung gagawin mo, kasi yung kapamilya mo wala dito. Bali guys, ako lang pala mag-isa dito sa Paris, France. Kung yung una nga nakayanan ko, ngayon pa ako susuko, di ba? Kaya go lang, tuloy lang ang laban. Kaya natin to. Saka na ako magkukwento. Ayoko kasing umiyak ngayon. Lord God, ikaw na pong bahala sa akin. And guys, isama niyo ako lagi sa prayers niyo. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Ayan. Nung pagpasok ko kanina dito, naalala ko yung nandito ako dun. Ayan. Bibigyan ko kayo ng konting patikim nung diagnose ako dito, guys. Nung January, halos 3 weeks ako dito noon. As in, walang nakakaalam na nagkasakit ako. Ang nakakaalam lang is yung madam ko. Tapos hanggang sa sinabi na ng madam ko na, oh, why no other, nai-English na naman ako. Hindi ako marunong mag-English. Hindi ako fluent mag-English. Sorry, sabi niya. Bakit hindi mo sabihin sa mga kaibigan mo na ganyan-ganyan, bla bla bla, nandito ka? Tapos sabi ko guys kay madam, madam, kasi hindi mo alam kasi sa amin. Pag sinabi mo kasi, ikakalat lang nila, meron yung iba, makikichismis lang, meron yung iba, tutulungan ka, pero yung halos lahat, chismis ka pa, ganyan-ganyan, si Dan, ganyan, bla 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 bla. Kaya sabi ni madam, okay, sabi niya. Hanggang sa sinabi-sabi ko na rin sa mga close friend ko, ayan, ganyan. Tapos sabi ng iba, bakit di ko daw sinasabi agad? Tapos sabi ko, sorry kung di ko sinabi agad kasi ayaw ko kasi kumalat ba. Pero sabi naman ng iba, no, dapat sinabi mo sa amin at ganyan yung kalagayan mo. Eh paano na lang kung hindi namin nalaman, sinong tutulong sa'yo, sinong gaganon sa'yo? Oh guys, tama naman sila, pero gusto ko lang bangun ng e-secret noon. Ayoko munang sabihin na ganyan, si Dan, nagkaganito, ganyan, 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 ganyan.
Ngayon, ayan, i-vlog ko na siya. Para nalalaman nyo kung ano yung nangyayari sa akin, guys. Ayun, guys, magpahinga na ako, guys, kasi it's already 7:50. Ayan. Kaya, ayun, guys, thank you. Ayun. Isama nyo ako sa mga prayers nyo na kaya ko to, gagaling ako. Thank you guys. Bye-bye.